Asan na ba yun? Ha, okay? Ito yung reaction ng mga presidente. Oh, panoorin natin ha, yung mga tatakbong presidente. Ibinahagi ng ilang presidential at vice presidential aspirant ang kanilang opinyon tungkol sa pagbabakuna, no vaccination, no right policy at iba pang issue. Anong ni Senador Panfilo Lacson, may sapat ba raw na bakuna para sa mga gustong magpabakuna? Ako na akong sasagot. Senator Lacson, for your information, sa tagal-tagal ng sobrang daming bakuna, ha, na minsan nga nilalangaw ni. Dati ho, nilalangaw na. Alam niyo ba yon? Wala nang pumupunta sa bakunahan. Marami na nga na-expired eh. Bakit? Kasi nga ho, hindi na nagpupunta sa bakunahan yung iba. Ayaw magpabakuna. Ayan ho ang naging problema ng gobyerno. Ayaw magpabakuna. Kaya nga yung tama ng tindi ng bakuna ng ano ng COVID ay nasa karamihan nasa probinsya. Bakit? Yung mga taga-probinsya ayaw ho magpabakuna kasi akala nila magiging zombie sila. Kaya nga less sa Metro Manila, kaya nga pumalo na lang tayo sa 200, 300 no. Minsan ata nag 100 plus pa eh ang mga nagkaka-COVID na lang. Bakit to? Sa Maynila, walang problema. Halos lahat nagpapabakuna. Pero sa probinsya, oh, yun ang malaki yung problema. Talagang ang daming mga nasasayang na bakuna dahil hindi yung nagpapabakuna tao. Oh, tapos sasabihin ninyo na hindi sapat ang bakuna? Hindi nyo naman sinasabi, tinatanong nyo lang. Are there enough vaccine? Kaya nga ho, ako na akong sasagot, more than enough. More than enough vaccine. At sa katunayan na pinag-uusapan na nga ngayon, eh hindi na ho yung booster shot. Yung second booster shot na ho pinag-uusapan ngayon. Kung kailan. Kasi nga ho, sobrang dami na ng supply. Oh, ngayon na lang nagkukumahog ngayon yung mga taga-probinsya at saka yung mga ayaw magpabakuna dito sa Metro Manila. Ngayon na lang ho sila nagpipipila uli. Bakit? Dahil nga sa patakarang no vaccine. Na bawal kang lumabas. Oh. Wala daw unfair ang no vaccination, no right policy ng gobyerno. Yan ang hirap kasi sa mga politiko natin, eh, di ba? Kaya nga sabi ko nga, dito pala makikita mo na kagad anong klaseng leader ito mga ito pag naging presidente ito mga ito. Di ba? Ano to? Ba't di mo alam? Hindi, as simple as this. Hindi mo alam na more than enough na yung bakuna natin? How come? Hindi, di ba? How come? How come you didn't know na marami na tayong bakuna? Eh, kaliwat kanan sa news yan eh. I mean, you don't have to be in the government to know it. Makikita mo sa news, so kaliwat kanan, may mga bakuna. Before this Omicron, ha, before this surge, ang daming bakunahan na na-expire dahil hindi nagpupunta yung mga tao. Dapat daw i-consider ito dahil maaaring yung gusto ng mga bakunahan ay paparusahan dahil sa pagkukulang ng gobyerno. Kung available naman daw ang bakuna, may karapatan din naman daw ang tao na mapangalagaan mula sa mas mataas na banta ng impeksyon. Tutol din si Senator Manny Pacquiao sa pagbabawal sa mga unvaccinated. Tutol din si Pacquiao, na lumabas sa kanilang mga bahay at Bakit? Napiniginipan mo yan, boss? Ano nga, paginipan mo yan, may daladalang bakuna si yung tumatakbo doon sa kabayo? Gamit ng public transportation. Sabi ni Pacquiao, hindi raw dapat puwersahin ang ayaw magpabakuna, kundi dapat kumbinsihin lang sila sa kabutihang na idudulot ng bakuna. Alam nyo? Ito eh, paulit-ulit na sinasabi ito ng mga politiko eh. Hindi dapat sila pwersa, hindi sila pwersa, dapat kumbinsin, kumbinsin dapat ng gobyerno. More knowledge. Anong more knowledge? Ang dami na pong knowledge na nagsasabi o marami na pong mga press releases, marami na mga balita nagsasabing kailangan magpabakuna ang tao. Ang dami na po niyan, ang dami nang nailabas. And yet, people will not be convinced ng ganun-ganun lang. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit natin sasabihin na radical problem needs a radical solution. And this is it. The radical problem pagdating sa surge sa COVID, ito ho yun. Kailangan ng radical na solusyon. Ano ho yun? Isang desisyon na kung saan medyo maaalangan ang presidente. Pero sasabihin niyang, wala kayong bakuna?
abay huwag kayong palabasin ng bahay nyo. Tingnan mo, alam mo sa TikTok, manood kasi kayo ng TikTok, hindi puro yung kanta ni Britney Spears ang pinanood mo. Manood kayo sa TikTok, marami ho doon yung nagsabi ayaw nila magbabakuna, sabi nila my body, my decision, pag ganyan-ganyan pa sila, di ba? Nakita nyo yung big na yun? O tapos after mag-announce si Pangulong Duterte, nandun na sa bakunahan. May body ka pa pala dyan. Ha? Diba? Ang daming gano'n na nagpabakuna after ni Pangulong Duterte mag-announce. Wala kang bakuna. Pahuli na yung mga yan. O, diba? Hindi yung pag hindi ka nakapag-vaccinate, hindi ka na pwedeng pumasok o bumili ng mga pagkain. Pangit naman yan. Parang inalisan mo siya ng karapatan para mabuhay. Binisita ni Manila Mayor Isko Moreno ang drive-thru vaccination site sa Luneta para sa pagpapabooster shot simula alas 8 na umaga. Ayan. Si Moreno, instead of saying no, booster shot. Mag-booster shot na kayo. Tingnan nga natin kung anong sasabihin itong maman to. Bukas, araw-araw daw itong gagawin hanggang alas 5 ng hapon at bukas din kahit sa mga hindi taga Maynila. Dalhin lang daw ang vaccine card ninyo at basta pasok kayo sa unang... Isipin nyo ha, drive-thru vaccine. Oh my golly, this is good. And kahit hindi ka taga Maynila. Naku po, ang sarap pakinggan. Ang sarap pakinggan! Sino dyan ang wala pang bakuna? Sino dyan ang kailangan ng booster shot? Pila na! Di ba? Pasensya na, pero totoo ito ha. Yung iba dumadaldal. Ito gumagawa. 300 sasakyan na may 4 na gulong, mababakunahan kayo sa araw na yun. 300 per day ang pwedeng pumila dyan. Sana may McDonald's din dyan. Kwento ni Moreno, may mga nagrally kahapon sa Maynila kontra sa pagbabakuna. 4 na tao raw ang nakulong at nakasuhan dahil dito. Nako po! Yung mga nagrally! 4 daw doon nakulong. Bakit kaya nakulong yun, ha? Kung malaman ninyo na yung mga unvaccinated, kakaunti na lang kayo. Ininsulto mo pa? Sorry, pero alam mo, pasensya na ako, pero nagustuhan ko talaga yung banat niya dito eh. Sabi niya, yung mga walang bakuna, kukunti na lang kayo. Pero, kayo yung posibleng mag-infect at magkalat at posibleng mamatay kapag hindi kayo bakunado. Pwede kang kontra sa vaccination. Pwede naman daw. Pwede ka naman! Sabi niya kayo na yung mga magkakalat eh. Pwede ka naman kontra sa vaccination, pero... Pero huwag kang lalabas. Isko ah, mukhang tumitikas ka na ngayon ah. Ganyan lang ng ganyan, sa tingin ko, sa totoo lang ah. Kasi dito mo makikita, sorry ah, huwag ko kayo magagalit, pero... Eto ho yung may leadership. Sa tingin ko lang ah. Okay, hindi ko kayo sasabihan, hindi ko siya ikakampanya para sa inyo, pero ito lang masasabi ko. Ito yung may kailangan nating leadership ng isang... ito yung katangian ng leader ang kailangan natin. May yag balls. May totoo naman eh. Hindi nyo gusto yon. I mean, sabihin nyo sa akin ko hindi nyo gusto yung ganong klaseng style na... Diba? Matikas eh. Ayaw mo ng bakuna, di huwag kang lumabas ng bahay mo.